Sa balitang pulis pa rin, inaresto ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang siyam na suspect na nasa likod umano ng voice phishing scam. Nagpapanggap daw silang mga taga-bangko para makakuha ng detalye at makuha ang pera ng mga account holder. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Lahat na nakikita namin dito ay ito ay warrant to search sa examining computer data. Yan yun. Hindi napigilan ang malakas na buhos ng ulan ang mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa paghahain ng search warrant sa dalawang magkahiwalay na bahay sa General Trias at 13 Martires, Cavite kagabi. Arestado sa operasyon ang siyam na sospek na sinasabing nasa likod ng voice phishing scam na tumatarget sa mga bank account holder. Nagpapanggap daw sila ng mga empleyado ng bangko para humingi ng impormasyon gaya ng OTP upang makuha ang pera ng biktima. It is an alarming dahil ang mga biktima talaga nito, yung mga kawawa, yung mga may edad na, na-retired, na hindi nila alam na bakit nagugulat sila. Even judges, may mga nabiktima nito. Napakarami nabibiktima nila na ang kanilang mga pensions na doon nakalagay sa bangko na namamanipulate nila at nawi-withdraw ng mga tao na ito. Ang mga sospek, rumerenta ng isang bahay na ginawa nilang opisina. Nabawi sa kanila ang iba't ibang uri ng cellphone, laptop at nasa 300 SIM card at iba pang mga dokumento. Kasamang nakuha ng mga pulis ang script ng mga sospek at text message na ipinapadala sa kanilang mga bibiktimahin. Ayon sa ACG, aabot na sa 79 na kaso ang hawak nila na pinaniniwala ang kagagawa ng mga sospek. Kaya tinataya raw na aabot na sa 40 milyong piso ang natangay nila sa mga biktima. Ang 8 buwan na case build-up at surveillance para makakuha ng matibay na ebidensya. Ang mga arestado ay parte ng isang malaking sindikato at may mga mas mataas pa dito. At yun ay patuloy na hahanapin natin. Sa ngayon, 5 grupo daw ang binabantayan ng mga pulis na may kaparehong modus. Para hindi mabiktima ng mga kawatan, may paalala ang PNP sa publiko. Bangko talaga ay hindi po yan sila tumatawag to ask any updates through phone calls. Yun po ang lagi natin sinasabi. Siyempre, hindi naman po talaga ginagawa ng bangko. And even they're sending you an email to update or you have an information or your cards was engaged in a transaction for your cancellation, parang ganyan, eh hindi po nagpapadala ang bangko niyan. In case na meron ka, ginagawa ka sila, in case na meron mga transactions na hindi mo ginagawa, iniimpormahan ka lang, ikaw ba to? Kung hindi ikaw to, pwede mo i-cancel. But they are not asking any information. But these people, they're manipulating these people to get a one-time PIN in order for them to access your online banking account. Nasa kustudiya na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Access Device Regulation Act habang pinag-aaralan na rin ang pagsasampa ng kasong economic sabotage sa tulong ng mga bangko. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.